tumayo po ang lahat. Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tingin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita. Pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan. Pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyayari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y suma sa iyo. Hindi ka maano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila,
Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion. Kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sosthenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nananatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Sincrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuog. Purihin ang Diyos, siya'y awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y lang magdiin, ng tagumpay ay makami, at sumaatin ang langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag naramdaman na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil siya ipinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Ngayon din naman kayo, malulumbay kayo ngayon, ngunit muli kayong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw ang puso ninyo sa kagalakang hindi maagaw ninuman. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Naalala ko, may kausap po ako at ang sabi niya sa akin, alam mo, sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko, sa lahat ng sakripisyo, all of this ay worth it sa tagumpay na nakamit ko. Sa buhay natin bilang Kristiyano, kadalasan sa atin ay mabilis tayong umayaw at lumayo. Umayaw sa mga pagsubok, lumayo sa paghihirap, umayaw sa pagsasakripisyo. Gusto natin madaling buhay, gusto natin maginhawang buhay, gusto natin lahat ibibigay sa atin. Pero alam din natin that life does not work that way. Minsan pa may gusto kang marating sa buhay, may kasamang pagsisikap. Kasama ng pagsisikap, may effort na gagawin. May konting sakripisyo. May sakit na mararamdaman. Diba gano'n naman? Pag may pangarap ka, may gusto kang marating sa buhay, may sakripisyo na kailangan gawin. Diba? Kung ano man yung pangarap natin, siguro sa mga patuloy na nagsisikap, no? May mga konting pagsasakripisyo, may discomfort na mararamdaman. Pero pagkatapos ng lahat, pag narating na yung pinapangakong tagumpay o yung inaasam na tagumpay, doon natin nasasabing worth it ang lahat, hindi ba? Worth it ang puyat, worth it ang pagod, worth it ang sakripisyo, dahil mas matamis ang tagumpay kumpara sa pagsasakripisyo. Ganon din sa buhay natin bilang Kristiyano. Ang ating paglalakbay bilang Kristiyano, may kalakip din man ng mga pagsubok, hindi ba? Wala naman ho siguro ditong Kristiyano na magsasabing wala siyang pinagdaanan sa buhay. Wala naman sigurong Kristiyano magsasabi ditong hindi siya nakaranas ng paghihirap, ng mga pagsubok. Lahat siguro tayo dito meron eh. May mga kanya-kanya tayong laban na hinarap o hinaharap sa ngayon. Pero sa lahat ng mga problema natin na pinagdaanan, kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, hindi ba? Kaya di ba sa ating unang pagbasa, may kita natin na sa paglalakbay ni Pablo, ang pangako ng Diyos sa kanya, hindi ka mag-iisa. Ang pangako ng Diyos sa mga tinawag niya na sumama sa kanya, na sumunod sa kanya, ang pangako ng Diyos ay tinatawag kita, hindi ka nag-iisa, sasamahan kita. And when God promises that I will be with you always, God really means that. Nakasama natin ang Diyos sa paglalakbay natin. Kasama natin ang Diyos na muling nabuhay kahit sa ating mga pagsubok sa buhay. At hindi ba pag
nalampasan na natin yon. Lagi nating nabubulong. Salamat, Lord. Sinamahan mo ako. Salamat, Lord. Hindi mo ako iniwan. Salamat, Jesus Nazareno. Hindi mo ako pinabayaan. At yan ang pangako ng Diyos sa atin. Sa mga panahon ng pagsubok na dadaanan natin, ang Diyos ay kapiling natin. Kaya huwag tayong sumuko, huwag tayong umayaw. Sa kabila ng sinasabi na ng sa paligid natin, nababasa natin sa social media na kapag nahirapan, umayaw. Pagpagod, umayaw. Pag nahihirapan, umayaw. Kaya ang tinig na lagi ngayon ay, I quit. Sa tingin nyo ba, ang isang taong patuloy na umaayaw at lumalayo, tumatakbo, sa totoo lang, may mararating kaya? Ang tao na patuloy na tumatakbo, ayaw harapin ang problema. Sa tingin mo, masosolve ba niya yung problema niya kung patuloy niyang tatakbuhan? Hindi naman eh. Nothing can be solved. Nothing can be fixed with running away. At sa lahat ng pagsubok natin, sa pagharap natin sa mga problema natin at pinagdaraanan natin sa buhay, ang Diyos ang nagsasabi sa atin, huwag ka mag-alala. Kung pagod ka, magpahinga ka sa akin. Kaya nga, di ba sabi ni Lord, come to me you are weary. Kung pagod, ikay napapagod na, lumapit ka sa akin. Pagpapahingahin kita. Ang Diyos ang nagsasabi sa atin, kung pagod, magpahinga ka sa akin. Hindi umayaw, hindi sumuko. Si Jesus hindi rin sumuko sa kanyang pag-aalay sa krus. Kahit mahirap, kahit iniwan na siya ng lahat, yung dating sumisigaw sa kanya ng Osana sa anak ni David, ngayon sumisigaw na ng ipako sa krus, pero si Jesus ay nagpatuloy. At sa kanyang muling pagkabuhay, yun ang kanyang tagumpay. Sa atin po bilang Kristiyano, maganda rin na matuto sa halimbawa ni Jesus. Ang patuloy nating paglalakad, patuloy natin na paglalakbay sa buhay, hindi ho solusyon ang pag-ayaw. Ang taong umaayaw, walang nararating. Ang taong sumusuko, hindi natatapos ang sulitanin. Pero kung patuloy tayong maglalakbay, yes, there will be pain. God does not promise a comfortable life. God does not promise us a stress-free, problem-free life. But when problems come, God promises us, I am with you always. Kasama mo ako, huwag kang bibitaw. Huwag mong bibitawan ang krus mo. Kasama mo akong naglalakad at naglalakbay. At pagkatapos ng lahat ng pagsisikap at sakripisyo, doon natin nasasabi, ang lahat ng ito, sulit. Sulit ang pagod, sulit ang hirap, sulit ang sakripisyo, dahil kaya nating lampasan ng lahat sa tulong at gabay ni Jesus Nazareno. Kasama natin si Jesus, hindi niya tayo iiwan, magtiwala tayo sa Kanya. Kaya sa ating misa, sa ating pagdiriwan ng misa na ito, patuloy tayong tumingin kay Jesus Nazareno ngayon. Kung may pinagdadaanan ka sa panahong ito, tumingin ka sa Kanya at sabihin mo, Panginoon, alam ko na riyan ka. Alam kong nakikinig ka sa akin. At alam kong sasamahan mo ako, Panginoon. Alam kong hindi mo ko iiwan. Nagtitiwala ako sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Ang ating itugon, puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kalakasan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami na mamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtitiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito na may kagalakan pa dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay. Ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi kahit tumubo pa ang mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring nagahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito. Upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadyam kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ay inihain
Paskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bagot wagas, Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabi kanina, hayag pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y iha Paskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bagot wagas, Alleluia. Si Kristo'y iha-ina, Pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bagot wagas, Alleluia. Shout out. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong magbibigay na academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ASC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa,
pa po dito ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Danasarin Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.